Maaga po akong gumising sa dagupan para maglakbay papunta sa Nueva Ecija at mayroon po akong pasalubong sa inyo. Narito po sa ating harapan ay ang damit ng Mahal na Birhen ng Manaoag na ginamit ng Birhen sa Basilika sa Manaoag. Pasalubong at handog na po at iiwanan ko na sa inyo tanda ng ating pagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahal sa Birhen. This vestment, which was worn by the centuries-old image of Our Lady of the Rosary of Manaoag at the Basilica Minore, carrying her name in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, we enjoin the Catholic faithful who venerate this image to pray for peace in the world and to bring their Marian devotion to society through acts of mercy for the poor, that in the end of all things may be restored in Christ. Ang pangalan po ng Birhen ay Birhen ng Manaoag. Siya ay nasa bayan ng Manaoag. At ang Manaoag ay galing sa salitang tawag. Ang sinasabi niya ay, tayo nang pumunta sa aking anak. Hindi niya niyayaya ang tao papunta sa kanya sapagkat alam niya na siya ay tulay lamang patungo sa Diyos. Papaliwanag ko po yung ilang characteristics, katangian ng imahen ng Manaoag. Una po sa taas ay ang kanyang korona. Kapag tiningnan po ninyo yung ulo, ay halos ganito lamang kalaki. Subalit kapag tiningnan yung korona, ay napakalaki. Sapagkat ang korona ng Manaoag, ng Birhen, ay galing sa Diyos. Ang kanyang ulo ay tanda ng kanyang pagiging tao. Tayo pong lahat ay maliit. At kapag ihahambing natin ang pagpapala ng Diyos na tinatanggap natin, ay napakalaki. Mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa kakayahan ng tao. The goodness of the Lord goes beyond our human size. Because if you would understand how much God loves you, you would die. Because your mind, your head is too small to understand the mystery of God's love for you. Hindi mo pwedeng pagkasyahin ang tubig ng dagat sa isang maliit na balon. Hindi mo rin kayang pagkasyahin ang biyaya ng Diyos sa isang maliit na tao. Maliit ang ulo ng Birhen. Napakalaki ng kanyang korona sapagkat napakalaki ng pagpapala na tinanggap niya mula sa Diyos. Kung kayo po ay arkitekto, enhinyero, sukatin po ninyo yung ulo babagay sa katawan at makikita po ninyo na yung damit ay labis-labis, sobra-sobra para sa kanyang katawan. Bakit ganun? Sadya pong ganun. Bakit? Sapagkat malaki po at mahaba ang kapa ng Mahal na Birhen ng Manaoag upang malayo ang marating ng kanyang kapa sapagkat yung mahabang damit ng Birhen ay alaala sa atin sa mga nasa laylayan ng ating simbahan. Mahaba yung laylayan ng kanyang damit para makaabot sa mga nasa gilid-gilid. At yun ang dahilan ng mahabang damit. Hindi mahabang damit para pangkasal. Hindi mahabang damit para ipagmalaki. Hindi mahabang damit para pabonggahan. Hindi. Mahaba ang kanyang damit upang sa kanyang pagdaan sa atin ay masama sa kanyang anino yung mga nasa gilid-gilid. Sapagkat ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi sa pagdadamit ng ginto, kundi sa pagbibigay ng ginto sa mga dukha. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi sa pagsisindi ng kandila, kundi sa pagbibigay ng ilaw doon sa mga nasa kadiliman. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi pagbibigay ng bulaklak. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay pagpapabango ng mabaho, pagpapabango ng basura na kinatatayuan ng ating mga dukhang kapatid. Yung bango ng bulaklak
yung ilaw ng kandila, yung ginto ng damit, ay para sa dukha, hindi para sa birhen. Sa bawat bahay na puntahan namin, sa mga altar, nandun yung larawan ni Apong Nazareno, ni Santo Niño, at ni Apong Manaoag, Our Lady of Manaoag. Minabuti, minithi ni Father Getty na sana itong larawang ito, ang larawang ito ay mailagay dito sa ating cathedral upang matulungan pa yung marami po nating mga kapatid na may debosyon kay Apo Nazareno, Apo Santo Niño, at kay Our Lady of Manaoag. Bakit po ganon ang hugis ng kanyang damit? Sapagkat nung unang panahon po, ang inilalagay sa ilalim, dun sa mga butas sa ilalim ng laylayan ng damit ng birhen, ay hindi bulaklak, hindi rosas. Ang inilalagay po doon ay maliliit na imahen ng tao na sinasabing kinukupkop ng mahal na birhen sa ilalim ng kanyang belo. Kaya meron siyang spaces doon sa ilalim. Doon tayo pwedeng magtago. Ang birhen ng Manaoag ay palaging may kalong na sanggol. At palagi pong nasa kaliwa. Sapagkat sa kaliwa ng katawan ay naroon ang puso. At sa puso ng birhen, naroon palagi si Jesus. Ang pinakamalapit sa kanyang puso, ang katangi-tanging nag-aangkin ng kanyang puso, ay si Jesus lamang. Nagpakaliit-liit si Jesus upang madali natin siyang kalungin. Ang inyo pong kaliwang kamay para sa puso at para na yan sa Diyos. Meron pa kayong kanang kamay. Ako naman po ang kalungin ninyo, mahal na ina, sapagkat nangangailangan din ako ng inyong pagmamahal. At kaya tayong kalungin ng kanyang kanang kamay. Tayong lahat, kaya niyang kalungin. At yun ang kanyang kaligayahan, na ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus at idikit tayo sa kanyang dibdib at idikit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Paalaga tayo sa mahal na birhen. Meron pa siyang isang kamay at yung isang kamay na yon naghihintay na pakalong ka sa kanya.